Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, natitipon tayo bilang isang angkan ng Diyos upang sama-sama tayo mag-alay at magpasalamat sa Ama sa pamamagitan ng ating mahal na Pong Jesus sa Sareno. Sa araw ding ito ay tinatawag nating Biyernes Dolores. Kasama natin ang mahal na Birheng Maria. Naglalakbay patungo sa krus ng ating kaligtasan. Sumusunod sa kanyang anak hanggang sa krus upang makasama ang kanyang anak hanggang sa kaluwalhatian. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Panginoong Hesus, ikaw ang daan patungo sa kaharian ng Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Hesus, ikaw ang anak ng Diyos at anak ni Maria. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, ikaw ang aming buhay at muling pagkabuhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Turuan tayo magpatawad sa isa't isa. At patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, patawarin mo ang mga pagsuway ng iyong sambayanan upang sa pagkakasangkot namin sa kinasadlakang kasalanan dahil sa aming angking kahinaan, kami iyong pagbigyang lumaya ng tuluyan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Naririnig kong nagbubulong-bulungan ang karamihan. Tinaguran nila kung kilabot saan man. Sinasabi nila, isuplog natin. Pati matatalik kong kaibigay, naghahangad ng aking kapahamakan. Wika pa nila, marahil ay malilinang natin siya. Pagkatapos, dakpin natin at paghigantihan. Subalit ikaw na sa panig ko, Panginoon. Malakas ka't makapangyarihan. Madara pa ang lahat ng umuusig sa akin. Hindi sila magtatagumpay kailanman. Mapapaya sila sapagkat hindi sila magwawagi. Mapapaya sila habang panahon at ito'y hindi makakalimutan. Makatarungan ka kung sumubok sa mga tao. Panginoon, Diyos ng makapangyarihan, alam mo ang laman ng kanilang mga puso't isip. Kaya't ikaw ang maghiganti sa mga kaaway ko. Ipinagkakatiwala ko sa mga kamay mo ang aking kapakanan. Awitan ninyo ang Panginoon, inyong purihin ang Panginoon, sapagkat inililigtas niya ang mga api mula sa kamay ng mga gumagawa ng masama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa kahirapay humibig, ako'y iyong dininig. Sa kahirapay humibig, at ako'y iyong dininig. O Panginoon kong aking kalakasan, minamahal kita ng tunay na tunay. Panginoon'y batong hindi matitibag, matibay kong muog at tagapagligtas. Sa kahirapay humibig, at ako'y iyong dininig.
Diyos ko ang sa akin ang siyang nag-iingat, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Sa iyo, Panginoon, ako'y tumatawag. Sa mga kaaway, ako'y iyong iligtas. Sa kahirapay humibi at ako'y iyong dinini. Gapos ako ng tali ng kamatayan, siniklot ng alon ng kapahamakan. Nabibingit ako sa kamatayan, nakaumang na sa labi ng libingan. Sa kahirapay humibi at ako'y iyong dininig. Kaya't ang puon ay tinawag ko sa aking kahirapan, humingi ng saklolo. Mula sa templo niya, tinig ko'y narinig. Umabot sa kanya ang aking paghibig. Sa kahirapay humibig at ako'y iyong dininig. Magsitayo na po ang lahat. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang mga Hudyo'y kumuha ng bato upang batuhin si Jesus. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, "Maraming mabubuting gawa mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong babatuhin?" Sinagot siya ng mga Hudyo, "Hindi dahil sa mabuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos. Sapagkat nagpapanggap kang Diyos, gayong tao ka lamang." Tumugon si Jesus, "Hindi ba nasusulat sa inyong kautusan? Sinabi ko, mga Diyos kayo. Mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkakatiwalaan ng salita ng Diyos at hindi maaring tanggihan ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y hinirang at sinugo ng Ama. Paano ninyong masasabi ngayon na nilalapastangan ko ang Diyos sa sinabi kong ako ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa ang mga pinagagawa ng aking Ama, huwag ninyo akong paniwalaan. Ngunit kung ginagawa ko iyon, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa. Kung ayaw man ninyo akong paniwalaan, sa gayon, matitiyak ninyong nasa akin ang Ama at ako'y nasa Kanya." Tinangka na naman nilang dakpin siya, ngunit siya'y nakatalilis. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan, sa pook na nooy unay pinagbibinyagan ni Juan. Nanatili siya doon at maraming lumapit sa kanya. Sinabi nila, "Si Juan ay walang ginawang kababalaghan, ngunit totoong lahat ang sinabi niya tungkol sa taong ito." At dooy maraming sumampalataya kay Jesus.
Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Hesus sa Sareno. Pinabati natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na naisumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at pambansang dambana ni Hesus Nazareno. Araw ng Biyernes, araw ng debosyon, araw ng mga deboto at araw ng ating pinakamamahal. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Kung mapapansin po ninyo ay bagong bihis ang ating mahal na pong Nazareno bilang paghahanda sa mga mahal na araw. At nung Miyerkules, sa una rin pagkakataon ay kasabay ng pabihis sa poon, ginawa natin ang pabihis sa ating kapwa-tao. Marapat lamang, sabi nga ni Jesus, kung ano man ang gawin mo sa mga maliliit at pinakahamak mong mga kapatid, gayon din ang ginawa mo sa akin. Minsan kasi sinasabi rin ng iba, pinapaganda natin ang imahe ng Nazareno, pinapaganda natin ang simbahan, ngunit paano din naman ng mga mahihirap? Kaya sana maging tradisyon din natin sa tulong po ninyo na tuwing bibihisan natin ang pong Nazareno, tutulungan din natin mabihisan, mabigyan ng mga pananamit, ng tsinelas, ng kahit papaano, sabon, bimpo, pangsipilyo, ang ating mga kapwa, mga kapatid na nasa lansangan. Dahil ang pagmamahal natin kay Jesus Nazareno ay nag-uugnay din sa atin sa pagmamahal natin sa ating kapwa. Habang mapalapit ang papalapit ng mga mahal na araw, lalo nating nararamdaman ng matinding pag-usig kay Jesus Nazareno. Ngayong araw na ito, ang Biyernes bago ang Semana Santa, ay tinatawag din nating Biyernes Dolores. Sapagkat kung mayroon man taong nakilakbay kay Jesus Nazareno mula sa simula hanggang sa dulo, hindi kumalas, hindi nang iwan, nakibahagi sa kanyang pagpapakasakit, walang iba kung hindi ang mahal na Birheng Maria. Kaya't idasal natin sa mahal na Birhen na tunay tayong makapasok sa diwa ng mga mahal na araw. Katulad ng mahal na Birhen, samahan natin si Jesus Nazareno sa katapatan at kadalisayan. Kaya nga't kahit marami ang mga paratang, marami ang mga pananakit, kasinungalingan, pagbabanta, hindi natinag si Jesus Nazareno. Katulad siya ni Jeremias sa unang pagbasa. Si Jeremias na tinaguri ang kilabot saan man. Sapagkat kinamumuhian siya, si Jeremias, ng mga tao dahil nagsasabi siya ng totoo. Dahil nagpapahayag siya sa salita ng Diyos. Dahil pinapaalalahanan niya ang mga tao sa kabutihan, katotohanan, katarungan, at kapayapaan. Kaya nga't inuusig siya maging ng kanyang mga mahal sa buhay, maging ng mga taong kinagigiliwan niya. Hindi ba't ganito rin ang nangyari kay Jesus Nazareno? Lalo na nga't papalapit na tayo sa mga mahal na araw.
Kung mapansin niyo po nitong linggong ito, makailang beses tinangkang batuhin siya. Ang daming bato ng mga Hudyo. Siguro yung mga kalaban ni Jesus may bato sa bulsa. Laging nakahandang may ipukol. May mga tao bang parang ganun? Lagi kang may handang ipukol sa kapwa mo? Lagi kang may handang paninira sa kapwa mo? Pananakit sa kapwa mo? Ganun ang ginawa kay Jesus sa Sareno. Lagi na lang siyang pinag-iinitan. Katulad ni Jeremias, katulad ng mga propeta, ang taong tunay na sumusunod kay Jesus sa Sareno, dapat handa sa pag-uusig. Dapat handa sa pananakit at pagbibintang. Lalo na't kapag pumapanig ka sa katotohanan, sa kabutihan, sa katarungan, sa kapayapaan. Ngunit gaya nga ng sabi ko, hindi natinag si Jesus sa Sareno. Bagamat nais siyang patayin, hindi siya nag-atubili, ituloy ang kanyang misyon. Ito ang una nating sanang maalala. Kapag nagsasabi ka ba ng totoo, tapos pinagkaisahan ka, babaliktad ka na, ay sige na, sasama na ako sa mga sinungaling, ang hirap magsabi ng totoo eh. Kapag ikaw ba'y gumagawa ng mabuti, nakantsawang ka, naechapwera ka, ay makikisama na lang ako. Mahirap naman palang gumawa ng mabuti. Pinagkakaisahan ka. Pag hindi ko sila matalo, sasali na lang ako sa kanila. Kamusta ba tayo sa ating pagsunod? Kaya nga sabi ko, ang mahal na Birheng Maria, hanggang sa huli, hindi kumalas. Kapag ba yung pinapanigan mo, nawawalan ng kakampi kasi mabuti, tama, iniiwan mo ba? Sana katulad ng mahal na birhen, kahit natirang nag-iisa na lang si Jesus, iniwan maging ng kanyang mga alagad, hindi pa rin siya bumitaw. Ayaw siya tantanan ng mga kaaway niya, lalo na habang pinapahayag niya ang kanyang pakikipagkaisa sa Diyos, na siya ang anak ng Diyos, na siya'y katulad ng Diyos. Mga kapatid, sa atin ngayon, napakadaling paniwalaan si Jesus sa Sareno dahil tayo'y nagbabalik tanaw. Huwag tayong agad-agad dumusga na sasabihin natin, kapupurol naman ng mga taong iyon, nandun na si Jesus sa Sareno nung panahon nila, hindi pa nila nakilala. Nandun na si Jesus sa Sareno, kasama na nila, pinatay pa nila. Siguro sasabihin niyo, sayang. Pero kung tayo ba ang nandoon nung panahon na iyon, maniniwala kaya tayo na itong nasa harapan natin na nagsasabing siya ang anak ng Diyos, paniniwalaan kaya natin siya? Napakadaling sabihin ngayon, matapos ng 2,000 taon, si Jesus ang anak ng Diyos. Si Jesus ay Diyos. Pero nung panahon na yon, hindi siguro naiiba, mga kapatid, kung sa harapan natin ngayon, sa panahon natin ngayon, may magsalita at magsabi, ako ang anak ng Diyos. Anong pakiramdam ninyo? Aminin natin, may magpakita sa TV, sabihin, ako ang anak ng Diyos.
tatawanan tayo, aminin natin. Pagtatawanan niyo yung taong yun. Ako ang sugo ng Diyos. Ako'y galing sa Diyos. Pagtatawanan natin yun. Ganun ang nangyari kay Jesus sa Sareno. Pero tatanungin niyo ako, so ibig sabihin ba nun, Father, yung mga nagpapakilala ngayong anak ng Diyos, posibleng ang anak ng Diyos yun? Yung mga nagsasabi bang sila ay sugo ng Diyos, galing sa langit? Lalo na yung napapanood natin sa TV, yung mga nandiyan sa lansangan. Dati-rati, di ba, dito sa Quiapo, marami dyan. Nasa labas, sa Plaza Miranda. Kamukha pa nga ni Jesus sa Sareno, sabihin, ako ang anak ng Diyos. Ako si Jesus. Ang iba sa inyo, iiling na lang. Pero, ganun din ang nangyari kay Jesus sa Sareno noon. Pinagtatawanan siya ng mga tao. Pero balik ako sa tanong, ibig sabihin ba nung Father, baka yung nasa TV talagang anak ng Diyos? Yung nasa lansangan, talaga bang anak ng Diyos? Yung mga nagsasabing sinasapian ng Nazareno, sila pa talaga si Jesus? Sabi rin ni Jesus sa Ebanghelyo ngayon, bakit niyo ba ako iniusig? Gumagawa naman ako ng mabuti. Mahalaga sa pagsusuri, pagkilatis, ang bunga. Di ba nga ho, minsan merong mga bagay, mas mukha pang tunay yung fake. Sa totoo, mas makinang pa nga minsan yung fake kaysa sa mga peke. Nung isang naglakbay po ako sa isang pilgrimage, nakita ko may nagtitinda doon sa isang bansa noon, sa gitnang silangan. We sell genuine fake watches. Sabi ko, ano ba talaga? Genuine or fake? No? Dahil mukhang-mukhang totoo. Kaya naman ingat din tayo. Paano natin malalaman? Kaya nga sabi ni Jesus, tingnan niyo yung ginagawa ko. Tingnan niyo yung buhay ko. Sapagkat doon, makikilatis ang tunay na para sa Diyos. Maraming pwedeng magsabing sugo ng Diyos, anak ng Diyos, galing sa Diyos. Pero ano ba ang pamumuhay? Marangya? Sino ba ang laging kasama? Mga makapangyarihan? Si Jesus sa Sareno, alam natin, nasa panig ng mga mahihirap, wala ngang matirhan. Yung kaisa-isang suot niya, pag-aagawan pa, pagdating niya sa krus, pinahirapan. Sa bunga makikita ang tunay na para sa Diyos. Ang tunay ding deboto, paano makikilatis? Madaling magsuot ng t-shirt. Madaling magpunta sa Quiapo. Madaling sumigaw ng Biba, Jesus sa Sareno. Madali rin naman magprosesyon, sa totoo lang. Pero ang tanong, ang bunga ng buhay natin, katulad din ba ni Jesus Nazareno? Kaya nga, sabi niya, ang mga Diyos, ang tawag sa kutusan, pinagkakatiwalaan ng salita ng Diyos at hindi maaring tanggihan ang sinabi. Ang mga hinirang na galing sa Diyos, dapat katulad ng Diyos. At doon mapaghihiwalay si Jesus Nazareno sa mga nagpapanggap. Sapagkat alam natin hanggang sa uli, katulad siya ng Diyos. Hindi lang dahil sa mga himala,
Hindi lang dahil sa magagandang salita. Sa krus, ipinakita ni Jesus sa Sareno, katulad siya ng Diyos. Hinarap niya ang pagpapakasakit para sa atin. Nagpatawad siya hanggang sa huli. Nanindigan siya kahit kapalit ang kanyang buhay. Mabuti siya. Totoo siya. Makatarungan siya. Maawain siya. Ang bunga niya ang nangungusap na siya'y para sa Diyos. Kaya nga siguro, lagi tayong naririto. Kaya nga siguro, walang makapipigil sa mga deboto ni Jesus sa Sareno, sapagkat alam natin, hindi siya nagpapanggap. Dahil alam natin, hindi lang sa himala, kung hindi buong buhay niya, pinatunayan niya na siya'y anak ng Diyos. At ang tanong ngayon, tayong mga deboto, tayong mga naniniwala sa Kanya, tayong ipinagmamalaking mga alagad, mga deboto, mga tagasunod ni Jesus sa Sareno, katulad din ba tayo ng mahal na ina na hanggang sa huli tapat sa Kanya? Katulad ng mahal na ina, namumunga din ba tayo ng mabuti? Kaya nga sabi ko kanina, yung debosyon natin sa Poong Nazareno, dapat maramdaman ng kapwa natin. Kaya nga nung kahapon po, unang anibersaryo ng I Thursday, yung ating lingguhang pagpapakain sa mga nakatira sa lansangan, pagkatapos nilang kumain, ginupitan sila. Sana nga po, sa tulong ng mga deboto, buwan-buwan, magupitan natin sila para naman maging maaliwalas din. Baka kayo, ilang oras kayo sa parlor, no? Bago kayo pumunta dito, bago mag-Biyernes. Sana yung mga kapwa nating nangangailangan, ganun din. Pagkatapos silang gunupitan, no? May masahe pa sila, no? Para man lang makaginawa kahit papaano. Kasi gusto natin iparamdam, gusto natin ipaalala ang tunay na debosyon, namumunga, nakararating sa ating kapwa. Kaya sa pagpapatuloy ng misang ito, papalapit ng papalapit ang mga mahal na araw, marami tayo mga tradisyon na gagawin. Pabasa, prosesyon, istasyon ng krus, mga dasal. Sana po ang lahat ng ito hindi lang manatiling tradisyon o debosyon, kung hindi maghatid ito sa misyon, sa pagsasabuhay natin ng ipinakita ni Jesus Nazareno. Kaya't magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, papalapit na ang mga mahal na araw. Gugunitain namin ang iyong dakilang pag-ibig at awa. Marami ang umusig sa iyo. Marami ang nanakit sa iyo hanggang sa patayin ka sa krus. Pero hindi ka natinag at sumuko dahil mahal na mahal mo ang Ama, mahal na mahal mo kami. Kaya nga't ang buong buhay mo ay bunga ng iyong pagtitiwala sa Ama at pagmamalasakit sa amin. Nawa, mamunga din ng aming buhay sa salita at sa gawa, at maipakita namin tunay kaming mga alagad, tunay kaming mga deboto, sapagkat ang aming buhay ay katulad ng sayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen. Magsitayo na po ang lahat.
Mga mahal kong kapatid, manalangin tayo na patuloy tayong patnubayan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga propeta upang maipalaganap natin ang mensahe ni Jesucristo. Ang ating tugon, Ama ng mga patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Ama ng mga patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Ang simbahan sa pamamagitan ng mga pinuno nito naway magpatupad ng kanyang misyon na ipahayag ang ebanghelyo ng walang pagbabago sa anumang aral nito. Manalangin tayo. Ama ng mga patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Ang mensahe ni Jesus, tulad ng lebadura, naway magpabago sa bawat aspeto ng ating buhay. Manalangin tayo. Ama ng mga patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Ang mga Kristiyano, naway hangarin ang pagsupil sa sarili, lalo na sa panahong ito ng pagsisisi sa kasalanan. Manalangin tayo. Ama ng mga patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Ang mga pagsubok sa buhay, naway hindi makasira ng ating loob, bagkus makatulong sa paglago natin sa pananampalataya. Manalangin tayo. Ama ng mga patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Tahimik nating idulog ay iba pa nating kahilingan. Ama, ipinadala mo sa amin ang mga pangaral ng mga propeta upang panatilihin ang aming pag-asa. Hiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Itayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami maging laging marapat para ang paglingkod sa iyong damban ay aming maganap upang sa paglahok naming lagi rito, kami maligtas sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Sa pagpapakasakit ng giliw mong anak, ang sangkatauhay minarapat mong magpahayag ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat, na pawang nais mong tubusin ng Mesiyas. Sa harap ng iyong kadakilaan,
Kapos ang dila naming magsaysay sa pag-ibig na makapangyariang sa krus ay itinanghal. Sa krus ipinasyang patawarin ng mga tao. Sa krus nagtagumpay ang ipinakong Kristo. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan ng dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman ang matapos ang hapunan, ninawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo't para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
bongga lang tayong tumawag sa ating Ama sa langit. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at layo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan, at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus Nazareno, ang tunay na anak ng Diyos, ang ating tagapagligtas. Ang kordero ng Diyos nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Simeon kay Maria.
Announcement, inihahandog po ng Simbahan ng Quiapo ang ating opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos, ang medium size ay 1,000 pesos, at ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Ang mga oras po ng ating finance office, tuwing Lunes hanggang Webes at Sabado ay alas 8 ng umaga hanggang alas 4:45 ng hapon. Tuwing Biyernes at Linggo ay alas 7 ng umaga hanggang alas 6:45 ng gabi. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang Nazarene Catholic School, ang paaralan po ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno ay tumatanggap na ng mag-aaral mula sa preschool hanggang senior high school para sa school year 2024-2025. Sa mga mag-aaral na papasok para sa grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan para sa taong 2024-2025. Mayroon din pong academic discount sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok na grade 1 at grade 7. Mayroon din pong matatanggap ng 13,000 ESC subsidy ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sa sila ay makarating sa grade 10. Bukod pa po dito ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa public school ay maaari pong mag-enroll ng libre at wala nang babayaran hanggang sa siya ay matapos ng senior high school. Para sa karagdagang impormasyon, maaari kayong mag-message sa The Nazarene Catholic School's Facebook page. Para sa iba pang tulong pang-edukasyon, pinansyal, diskwento at mga scholarship, maaari ninyong tawagan ang mga sumusunod na numero. 8733-9929, 8244-5609, 0966-211-2152. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, huwag nawang maparam sa amin ang bungang walang maliw ng pinagsaluhan naming paghahain.
manapay lagi nawa kaming ipagsanggalang nito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa mga tumutulong sa simbahan, mga pamisa, love offerings, online donations, sa pagpapagawa, pag-ayos at paglinis ng simbahan, at sa mga nagdadala po ng bigas, dilata, noodles at iba pang pang-ayuda. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay naghahatid sa atin sa pagmamalasakit sa ating kapwa. Hindi natinag si Jesus Nazareno sa gitna ng mga paninira at pananakit. Malinaw ang kanyang misyon. Mabunga ang kanyang buhay. Ito ang ating tularan at panghawakan sa buhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyong dala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang awa at pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.